Jane, nasaan ang kuya mo? Ang barito ng boses na iyon ang nagpatigil kay Jane sa pagbabasa ng paborito niyang story sa Wattpad. Sandaling inalis niya ang paningin sa screen ng cellphone at sinulyapan ang lalaki. Napairop siya sa hangin nang makita si Onyok Villagracia, ang dakilang best friend ng Kuya Bradley niya. Pinasadahan niya ng tingin ang kabuuan ng lalaki imbis na sagutin ang tanong nito. Nakasuot na naman ng jersey, nakasapatos at may hawak na bola sa kabilang kamay. Bakit? Aayain mo na naman maglaro? Nakataas ang kilay na tanong niya sa binata. Ewan niya ba, sa lahat ng barkada ng Kuya Bradley niya ay itong si Onyok talaga ang pinakaayaw niyang makita. Malamang! Pabalang pa na sagot naman ito. Championship namin dun sa kabilang barangay, mamayang alas tres. Alauna pa lang, pero dapat nandun na kami. Wala ang kuya ko! Hindi siya makakapunta! Inirapan niya ito at muling ibinalik ang tingin sa cellphone. Anong wala? Ilang beses ka nang nagsinwaling sa akin pag hinahanap ko si Brad. Alam kong nasa loob siya ng bahay niyo. Nasa may cottage kasi siya sa labas ng bahay nila. Alam mo naman pala na nandun siya sa loob. Ba't tinatanong mo pa? Kasi gusto lang kitang inisin. Muli siyang nag-angat ng tingin at tinignan ng masama si Onyok. Hindi lang ako naiinis sa'yo. Nagsasawa na rin ako sa pagmumukha mong yan na pabalik-balik dito sa bahay namin. Bakit? May problema ka ba sa mukha ko? Meron! Pangit mo! Humagalpak ng tawa ang binata sa sinabi niyang iyon. Nasasanay na talaga sa pambubuli at pang-aasar niya. At halos hindi na marinig ni Jane ang pagbungis-ngis ni Onyok nang bigla na lamang lumakas ang tibok ng puso niya sa sunod na ginawa nito. Lihim siyang napalunok nang maglakad si Onyok papalapit sa kanya. Hindi siya makagalaw sa kinauupuan lalo na't nakangiti ito. Labas ang pantay at mabuputing mga ngipin. Alam mo, sa kakaasar mo sa akin. Anito na sinadya siyang bitinin. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata niya nang itinukod nito ang mga kamay sa magkabilang gilid niya. Ikinukulong siya. Basta papatunayan ko na nagkakagusto ka na sa akin eh. Nawala ang ngiti nito sa mga labi at tinitigan siya sa mga mata. Iyon ang klase ng tingin na parabang pati kaluluwa niya ay nakikita nito. Ano bang pinagsasabi mo? Mahinang tanong niya pero hindi rin inalis ang tingin sa magandang mga mata ni Onyok. Bakit ba inis na inis ka sa akin? Kasi nga, isa kang malaking problema sa akin. Palagi mo nalang niyayaya si Kuya Bradley kahit saan. Palagi kaming may game eh. Gusto mo bang isama ka na rin namin? Sandaling natahimik si Jane. Siya? Sasama kay Onyok para manood ng laro nito? Nako, ano na lang ang sasabihin ng mga kapitbahay nilang Marites? Kapag nga nagbabangayan silang dalawa tungkol lang sa maliit na bagay, sinasabi na ng iba ang kasabihan na the more you hate, the more you love. Paano na lang kung sumama siya rito? Talagang sasabihin na ng mga kapitbahay nila na talagang nauwi nga sa pagmamahalan ang bangayan nilang dalawa na hindi niya naman papayagang mangyari. Dalawa lang naman ang dahilan kung bakit ganyan mo ako tratuhin. It's either ayaw mo talaga sa akin o may gusto ka sa akin. Tinatago mo lang. Ang kapal naman ng mukha mo para sabihin gusto kita. Kahit ikaw na ang nag-iisang lalaki dito sa mundo, hinding-hindi ako papatol sa'yo, no? Pabulyaw pa na sabi niya kasabay ng pagtulak niya rito. Imbes na magalit ang lalaki sa sinabi niya, ay napalabi lang ito at may ngiti ang mga matang nakatingin sa kanya. Siya magkakagusto kay Onyok? Mas mabuting makipaglapit na lang siya kay Junjun na nakatira sa sentro ng barangay nila na isang beses lang kumaligo sa isang taon. Kaysa kay Onyok na mama's boy at wala nang ginawa kundi ang maglaro ng basketball. 25 years old na ito at mas matanda ng 3 taon sa kanya. Kababata talaga nito ang kuya niya dahil nga nasa iisang barangay lang sila at magkalapit na magkalapit pa ang mga bahay nila. Graduate ito sa kursong criminology pero hindi pa talaga nagtitake ng exam dahil ayaw pa raw nitong iwan ang paglalaro ng basketball. Magandang gawain ba yon ng nag-iisang anak ng barangay kapitan? Oo, anak ng kapitan sa barangay nila si Onyok.
At inis na inis siya rito dahil lahat na yata ng mga magagandang dalaga sa lugar nila ay naging girlfriend na nito. At hinding-hindi siya tutulad sa mga babaeng iyon na nahuhulog kaagad sa pakindat-kindat ng binata at sa matatamis nitong mga salita. Never! Hinding-hindi niya magugustuhan ang baliw na best friend ng Kuya Bradley niya. Natigilan sa isiping iyon si Jane nang mapansing mas naglalapit na ang mukha nila ni Onyok sa isa't isa. Mahihiya ang hangin na dumaan sa pagitan nila. Gusto mo bang magpustahan tayo? Tanong nito at umupo sa tabi niya. Ni hindi siya umurong papalayo rito para lang hindi nito mahalata na maepekto ang paglapit ito sa kanya. Nakakaramdam kasi ng kiliti ang katawan niya kapag hindi sinasadyang nagkakalapit sila. 2 taon niya nang napapansin na nagkakaganon siya kapag nasa tabi lang niya si Onyok. Anong pagpupustahan natin? At saka, bakit naman ako makikipagpustahan sa'yo, Aber? Kasi, sabi mo kahit ako na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo, hinding-hindi mo ko magugustuhan. Eh, paano nga kung magkagusto ko sa'kin? Mangarap ka ng gising, Onyok! Iyon na nga eh. Kaya tayo magpupustahan dahil papatunayan kong kakainin mo lahat ng mga sinabi mo. Tss! Kalokohan! Ano? Deal? Giit pa nito. Tumigil ka na nga sa pustahan na yan. Umalis ka na kaya. Kapag hindi ka pumayag na magipagpustahan sa akin, ibig sabihin ay sinasabi mo lang na hindi ka kailanman magkakagusto sa akin. Para lang pagtakpan yung totoo mong nararamdaman. Mapakla siyang natawa. Ang kapal talaga nito! Sige na nga! Makikipagpustahan na ako sa'yo! Malakas ang loob na sabi ni Jane. Ipapakita ko sa'yo na ibang mga babae lang ang mahuhulog sa'yo. Naniniwala siya na hindi talaga siya magkakagusto sa taong paglalaro lang ng basketball ang gawain. Na para bang wala itong plano sa buhay. Kagapuhan lang naman talaga ang ambag nito sa lipunan. Hindi niya naman itatanggi na napakagandang lalaki ni Onyok. Mababaliw ba rito ang mga pinsan niya kung hindi ito magandang lalaki? Kaso nga lang, walang alam gawin sa buhay. Hindi tulad niya na magiging teacher na next year kapag lumabas na ang PRC result at pumasa siya sa LET exam. Proud siyang ipagsigawan sa lahat na magiging teacher na siya. Eh magkano naman ang ipupusta mo? Takang tanong niya. Hindi pera ang ipupusta ko. Nakangisi nitong sagot. Ha? Eh anong ipupusta mo? Nabibwisit niyang tanong dahil nagpagtanto niyang sinakyan niya pa ang kabaliwan ni Onyok. Naisip niya tuloy na uutang na lang sa Tatay Elmo niya para may pangpusta. Ipupusta ko ang puso ko. Kapag napotunayan kong nagkagusto ka nga sa akin, pakakasalan ka agad kita at wala ka na talagang kawala sa akin. Napakurap si Jane sa bigla ang pagbilis ng tibok ng puso niya dahil sa narinig. Habang sinasabi kasi iyon ni Onyok ay seryosong seryoso ang mga mata nito na nakatingin sa kanya na para bang totohanin talaga ang sinasabi nito. Kasal? Kay Onyok? Natigil si Jane sa isiping iyon. At wala namang maisagot nang biglang sumulpot ang Kuya Bradley niya. Basa ang buhok nito, halatang kaliligo lang. Parang napakaseryoso ng pinag-usapan niyo ah. Titig di titig kayo sa isa't isa. Anitong may pang-asar na tinig. Di hindi niya nga namalayan na nagkakatitigan na pala sila ni Onyok dahil lang sa pagbanggit nito ng kasal. Nahuli tuloy sila ng kuya niya. Maging ang Kuya Bradley niya kasi ay nakikisabay pa sa mga marites nilang kapitbahay sa pang-aasar sa kanilang dalawa ni Onyok. Tol! Ani ni Onyok. Nagtapikan ng balikat ang dalawa. Nilapitan din siya nito at ginulo ang buhok niya. Kuya, huwag mo nang guluhin. Kita mo ngang nakapuyod na eh. Nakanguso niyang saway dito. Silang dalawa lang ang magkakapatid at napakasweet nito sa kanya. Para siyang prinsesa kung ituring ng Kuya Bradley niya. Palagi siyang sinasabihan na bawal muna ang mag-boyfriend hanggat hindi niya pa naaabot ang pangarap niya. E palagi rin naman siyang inaasar kay Onyok. Kaya hanggang ngayon na 22 years old na siya, no boyfriend since birth pa rin siya. Bantay sarado siya ng kuya niya at ang baliw nitong best friend na si Onyok lang ang pwedeng lumapit sa kanya. Ano?
Tuloy tayo mamaya. Tanong nito kay Onyok. Tuloy na tuloy. Ikaw na nga lang tong hinihintay ko eh. Para kang babae kong kumilos. Bagal-bagal. Anong oras na oh? Tara na! Nagluluto pa kasi si nanay eh. Pasok ka muna. Kakain muna tayo bago umalis. Uy, sige! Ano bang niluluto ni Tita Shelly? Hep! Sabat niya sa usapan ng dalawa. Grabe ka, hindi ka talaga tumatanggi ano kapag naiyayaya ka ng kumain? Pinanlakihan niya ng mata si Onyok at dahil doon ay humagalpak ng tawa ang Kuya Bradley niya. Grabe ka, Gina. Eh ganito din naman ang kuya mo sa bahay namin ah. At least, hindi naman palaging nagpupunta doon si kuya. Ikaw, naku, miyembro ka na yata ng pamilya namin eh. Magiging miyembro pa lang, diba, Tol? Napatingin ito sa kuya niya. Kung hindi lang ako takot dito sa kuya mo, matagal na akong naging miyembro ng pamilya niyo. Ano? Nakakunot niyang tanong. Hindi niya maintindihan kung ano ang pinagsasabi nito. Sasagot na sana si Onyok pero tinawag na sila ng nanay niya at kakain na raw. Araw-araw ay palaging ganoon ang nangyayari sa kanila ni Onyok. Bangayan ng bangayan pero wala pa rin itong hiya. Kain pa rin ang kain sa kanila. Palibhasa ay mahal na mahal din ito ng nanay niya. Best friend lang naman kasi ng nanay niya ang mommy ni Onyok. Pero may kakaibang napapansin si Jane. Kapag nagkakaroon ulit sila ng diskusyon kahit sa maliliit na bagay lang, ay nagpapaubaya si Onyok at siya na ang palaging tama. Hindi kagaya noon, hindi talaga ito nagpapatalo. Nagtataka na rin siya kung bakit kapag napupunta sa bahay nila si Onyok, ay palagi na itong may dalang chocolates para sa kanya at kahit na anong mga pagkain. Ang lagi nitong sinasabi ay galing raw sa mga babaeng nagkakagusto rito ang mga chocolates na iyon. Hindi na raw ito maubos, kaya sa kanya na lang. Ang mas kinaiinisan niya pa sa sarili, ay nabibwisit siya sa mga babaeng nagbibigay niyon kay Onyok. Pero kinakain niya pa rin naman ang mga pagkain na bigay nito. Pagkatapos kapag niyayaya siya nitong manood ng game, ay mabilis na pumapayag at sumasama siya. Tapos, napapasigaw pa dahil matinik na three-pointers si Onyok. Napakagaling makipag-agawan ng bola sa loob ng court. Alam mo ba na yung si Bradley, isang mayamang hasyendera daw ang girlfriend niya galing sa Visayas? Ewan ko nga kung bakit hindi kalat dito ang balitang yan. Pero sa school namin, grabe, usap-usapan niyang si Brad at ang girlfriend niya. Natigilan si Jane sa pag-scroll sa cellphone niya nang marinig ang bulungan na iyon ng dalawang babae na nasa tabi niya. Nasa kanang bahagi siya ng gym ngayon sa isang barangay na hindi naman kalayuan sa kanila dahil sumama na naman siya kina Onyok at kuya niya para manood ng game ng mga ito. Itong mga babae sa tabi niya hindi yata alam na kapatid niya ang pinag-uusapan ng mga ito kaya walang pakundangan sa pagmamarites tungkol sa kuya niya. Talaga? Tanong pa ng isa. Gwapo rin kasi ang Bradley na yan. Ang tangkad pa. Classmate mo ba siya? Hindi. Classmate siya ng pinsan ko. Tas kinikwento niya lang sa akin. Nagmamasters kasi sa isang University of Law ang kuya niya. At malamang ay schoolmate nito ang babae sa tabi niya. Tapos, nag-chopper pa raw yung asyendera papunta dito. At yung si Onyok ang palaging chopper raw ng dalawa. Alam mo ba na mula high school, crush na crush ko na yung si Onyok. Minsan na rin akong nginitian niyan. Mahinang napatili ang babaeng nagsasalita. Napairap sa hangin si Jane. Bigla siyang nabwisit. Kita mo na. Kaya nagkakagusto ang mga babaeng ito sa lalaking iyon dahil napakalandi. Simpleng ngiti lang ng hinayupak, eh may bago na namang admirer. Hanggang sa matapos ang game nila Onyok, ay inis na inis si Jane dito. Ewan niya ba kung bakit siya nakakaramdam ng ganon? Ayoko na ng chocolates na binibigay mo. Huwag mo na akong bigyan! Palatak ni Jane nang bumisita na naman si Onyok sa bahay nila kinabukasan. Malas lang nito dahil wala ang Kuya Bradley niya. May importanteng lakad. Ano bang problema mo, Jane? Kahapon mo pa ako iniirapan. Problemadong tanong ni Onyok sa kanya. Nakaupo na ito sa tapat niya. Nasa may cottage sila sa labas ng bahay nila. Iniirapan ba kita? Bakit? Hindi ka pa ba nasanay? Okay naman tayo nitong mga nakaraang linggo ah.
Ah, basta. Ayoko na sa mga dala mo. Kainin mong mag-isa yan. Sinipat niya ang mga dala nitong prutas. Naiinis kasi talaga siya sa lalaki. May dala na namang pagkain. Ibig sabihin ay nakipagkita na naman ito sa mga babae nito. Tumayo na siya at umalis. Iniwan niya ang binata roon. Susundan na sana siya ni Onyok pero nagring ang cellphone nito. Kaya umalis na lang din. Nagpaalam pa sa kanya pero hindi niya pinansin. Isang kapang sa akin, Manong! Ani Jane nang makalabas na siya sa bahay. May dumaan kasi na nagbebenta ng taho, kaya bumili siya. Nakakaisang higop pa lang siya nang binili niya nang mapansin niyang may itim na van ang tumigil sa harap ng bahay nila. Nakakunot siyang napatingin sa mga lalaking nakamask na lumabas mula sa van na para bang may hinahanap ang mga ito. Pasulyap-sulyap sa loob ng bahay nila. Sino kayong hinahanap nila? Mahinang tanong ni Jane sa sarili habang inunguya ang pagkain. Pero ganoon na lamang ang bigla ang pagbilis ng tibok ng puso niya nang pinukol siya ng tingin ng mga ito. Maya-maya pa ay mabilis na humakbang papalapit sa kanya ang dalawang lalaki. Napakabilis ng mga pangyayari. Basta nakita na lang ni Jane na tumakbo papalayo ang manong na nagbebenta ng taho at naiwan pa nito ang paninda. Hindi niya alam kung bakit nakakaramdam siya ng takot at kaba habang papalapit pa ang mga lalaki sa kanya. Ni hindi siya nakagalaw, lalo pa nang bigla na lamang siyang hawakan ng mga lalaki sa magkabilang braso niya. Kahit nga sumigaw siya, ay hindi na niya nagawa pa nang walang paalam na tinakpan ng panyo ang ilong niya dahilan kung bakit hindi siya makahinga ng maayos. Hanggang sa dumilim na lang ang lahat. Nagising si Jane nang maramdaman ang matinding kirot sa ulo niya. Parang binibiyak iyon sa sakit kaya nakangiwi na minulat niya ang mga mata. At nang tuluyan niyang maimulat ang mga mata, ay ganoon na lamang ang pagtataka niya nang mapagtantong nasa ibang kwarto siya. Nasaan ako? Mahinang bulong niya sa sarili. Sinubukan niyang gumalaw para sana makaupo dahil hindi komportable ang pagkakahigaan niya sa matigas na higaan. Pero literal na napaawang ang bibig niya at nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansing nakagapos ang mga kamay niya. Diyos ko! Mahinang bulalas ni Jane. Nilukob ng matinding takot ang buong pagkatao niya nang maalala kung ano ang nangyari sa kanya kanina. Kidnap! Nakidnap siya kanina matapos nilang magbangayan ni Onyok at lumabas siya ng bahay nila para makabili ng taho. Nanay! Umiiyak na sambit ni Jane. Bakit nangyari ito sa kanya? Bakit siya nakidnap? Wala naman siyang kaaway. At saka hindi naman sila mayaman para gawin sa kanya ng kahit na sino ang bagay na ito. Walang mapapala ang mga kidnappers. Isang masipag na housewife lamang ang nanay. At tatay niya naman ay simpleng kagawad lang sa barangay nila. Ang pera ng tatay niya ay naitutulong lang din sa mga taong nangangailangan. Tapos, kikidnapin siya para sa ransom? Mamamatay na lang siguro siya sa lugar na ito. Hinding-hindi na siya makukuha ng mga magulang niya kung milyones ang hihingi ng mga kidnappers. Natigil si Jane sa isiping iyon nang makarinig siya ng yabag ng mga paa. Papalapit sa kwarto kung nasaan siya. Kapag ako nakalabas dito, umanda kayong lahat sa akin, buisit! Nagpantig ang tenga niya nang marinig ang pamilyar na boses na iyon. Onyok, mahinang bulong niya. Nakagapos ang mga kamay niya at nahihirapan siyang makagalaw sa posisyon dahil hindi makatukod ang mga kamay niya. Pero sinusubukan talaga ni Jane ang makaupo hanggang sa nagawa niya. Umusbong muli ang matinding kaba niya nang pinihit na ang seradora ng pinto. Tanda na may gustong pumasok. Wala pang ilang segundo ay nabuksan na nga iyon. Muling nanlaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang hinatid ng mga lalaking nakamask. Onyok? Jane? Gulantang na napatitig sila sa isa't isa. Ilang segundo na hindi siya makapaniwala na makikita niya roon si Onyok hanggang sa tuluyan silang iwan ng mga lalaking kumidnap sa kanila. Nang ma-realize na baka nakidnap din ang binata, ay mangiyak-ngiyak na tinignan niya ito sa mga mata. Nandito ka rin? Mabilis itong nakalapit at tumabi ng upo sa kanya. Paano ka nila nakuha? Sinaktan ka ba nila? May masama ba silang ginawa sa'yo?
Sunod-sunod na tanong nito. Tuluyang bumuhos ang mainit na luha sa mga mata niya nang makita na punong-puno ng pag-aalala ang mga mata ni Onyok habang pinapasadahan siya ng tingin. Madilim ang titig nito sa kamay niyang nakatali. Ang mga tarantadong yun, dinamay ka pa talaga nila? Palatak nito. At ang kaninang mga mata na nangungusap, ngayon ay galit na galit na. Sino ba sila, Onyok? Bakit nila ginagawa sa akin to? Bakit nakuha ka rin nila? Umiiyak pa rin siya habang sinasabi iyon. Nag-iwas ito ng tingin. Hindi ko rin alam, Jane. Gawain lang ito ng mga taong gusto ng easy money. Pero wala namang pera sila nanay at tatay ah. Wala silang mapapala sa akin. Mahirap lang ang pamilya namin. Mas lalong napalakas ang iyak niya nang maalala ang mga magulang. Kaya mas lumapit pa ito sa kanya. Sumabog ang bulta-bultahing kuryente sa loob ng kanyang katawan nang walang paalam na idinampi nito ang mainit na labi sa noon niya. Dahil doon ay sandali siyang natigil sa pag-iyak. Huwag kang mag-alala ha. Makakalabas tayo dito. Makakagawa ako ng paraan. Magtiwala ka lang sa akin. Tsaka samahan mo na rin ng konting dasal. Kinindatan at ginitian siya nito kaya napawi ng ganun na lamang ang matinding takot na nararamdaman niya kanina. Anong gagawin natin? Mahina niyang tanong nang tumayong muli si Onyok. Katulad niya ay nakagapos na rin ang mga kamay nito. Ang pinagkaiba lang ay nasa likuran nito ang mga nakagapos na kamay. Siya naman ay nasa harapan. Naghahanap ng paraan para makatakas dito. Bulong nito. Tama lang na marinig niya. Inilibot niya na rin ang paningin sa loob ng malapad na silid kung nasaan sila. Sa dami ng mga boxes at nagkalat ng mga gamit ay masasabi ni Jane na nasa isang bodega sila ni Onyok. May single bed lang doon at banig na nakalagay. Nakita niyang tinungo ni Onyok ang pinto sa may kanang bahagi ng kwarto. Nakatalikod na pinihit nito ang seradura at nakita ni Jane na banyo ang nasa likod ng pintuang iyon. Muli siyang napatingin sa kabuuan ng bodega. Wala man lang bintana, ni hindi niya rin masilip kung ano ang nasa labas o kung anong oras na ba dahil hindi niya naman nakikita kung madilim na ba o may araw pa. Sa tingin ko ay hideout nila ito. Mahihirapan tayong makalabas. Ani Onyok habang nakatingala sa kisame. Eh paano yan? Onyok, mag-aalala lang ng sobra si nanay at tatay kapag nalaman niya ito. Mag-aalala lang ng sobra si nanay sa akin kapag nalaman niya ito. Siguradong iiyak lang ng iiyak iyon hanggat hindi pa ako nakakabalik. Basta, gagawa ako ng paraan. May cellphone ka bang dala? Napaisip siya sa tanong nito. Oo, may cellphone naman siyang dala noong bumili siya ng taho. Pero nabitawan niya yon nang tangayin siya ng mga lalaking nakamask. Wala akong dala. Malungkot na sagot niya. Malalim na bumuntong hininga si Onyok at umupo uli sa tabi niya. Maghihintay muna tayo na makabalik sila rito para makagawa ako ng paraan at makaalis tayo dito. Sa ngayon, magtiis ka muna, Jane. Hindi ko hahayaang saktan ka naman ngayon. Eh paano mo nga magagawa yun? Putol niya sa mga sasabihin pa sana nito. Nakatali rin ang mga kamay mo at wala man lang butas sa bodegang to para makalabas tayo. Ngayon, sabihin mo, ano pa bang magagawa mo? Hindi ka naman superhero ah! Naiirita na siya. Kung makasabi kasi si Onyok na makakagawa ito ng paraan, eh wala man lang siyang nakikitang paraan para makatakas pa roon. Ganyan ka naman talaga eh. Wala kang tiwala sa akin. Tila masama ang loob na sabi nito. Wala naman talaga. Dahil sa'yo, palagi na lang akong minamalas. Kapag nagbabangayan tayo, pagkatapos palagi na pang-aasar mo sa'kin, kung hindi ako madadapa, mahuhulog naman ako sa putikan. Pagkatapos, lagi pa akong inaaway ng mga bruhang babae na may gusto sa'yo. Kaninang umaga, nagbangayan din tayo. Nakita mo na kung ano ang nangyari ngayon? Nakidnap ako. Minalas na naman ako dahil sa'yo. Hindi niya alam kung bakit nasasabi niya ang mga bagay na iyon. Na kung tutuusin ay hindi niya na dapat binanggit pa. Matagal nang nangyari sa kanya na nadapa siya at nahulog sa putikan nang mag-asaran sila ni Onyok noon. Pero baka dahil nga sa binata kaya minamalas ang buhay niya. Malas lang ba talaga ako para sa'yo? Walang emosyon na tanong nito sa kanya. Nakonsensya siya
dahil sa mga sinabi niya nang makita ang lungkot sa mga mata nito. Oo! Mabilis niyang sagot. Tumangu-tangu ito at pekeng umiti. Maya-maya pa ay tumayo na at lumayo sa kanya. Umupo ito sa sahig at sumandal sa pader. Pagod na ipinikit ang mga mata na parabang matutulog na. Dahil sa ginawa nito ay nagkaroon ng chance si Jane na matitigan ang kabuuan ni Onyok. Isang simpleng black t-shirt ang suot ng binata na yumakap sa nakakatakot nitong mga braso. Maugat kasi iyon, parang napakadelikado. Bakat din sa damit ang matipuno nitong dibdib. Maong na itim ang pantalon nito. Favorite talaga nito ang kulay itim at bumagay naman sa balat nitong maputi ang kulay na iyon. Napunta sa mukha ni Onyok ang tingin ni Jane. Hindi niya mapigilang hangaan ang makakapal nitong kilay. Ang pilik mata nito na napakanatural na mahaba. Nakapikit ang binata kaya hindi niya makita ang kulay abo nitong mga mata. Pointed ang matangos nitong ilong na bumagay sa hugis puso at mapula nitong mga labi. Ang pinakagusto niyang pinagmamasdan sa mukha ni Onyok ay ang prominente nitong mga panga. Para bang kay sarap haplusin ito. Baka matunaw ako sa kakatitig mo. Napatingin na lang sa ibang direksyon si Jane nang marinig iyon. Pambihira din talagang lalaking to. Paano nito nalaman na tinitigan siya nito eh nakapikit naman? Natigil sa isiping iyon si Jane nang makarinig ulit siya ng yabag. Nang tignan niya si Onyok ay nakabukas na ang mga mata nito. May tao! Bulong niya rito kaya napatango ito. Mabilis din itong nakatayo at humakbang papalapit sa may pinto. Makisig na tumindig ang binata. Nang bumukas ang pinto, ay napanganga na lang si Jane nang salubungin ng malakas na sipa ni Onyok ang lalaking papasok na nakamask. Kung paano iyon nagawa ni Onyok ay hindi niya alam. Para itong action star sa pelikula. Napakahaba ng legs nito kaya kitang-kita ni Jane na tumilapon palabas ang lalaki. Nadamay pa ang isang kasamahan nito. Parehong sumalampak sa sahig ang dalawa kasama ang tray na hawak ng mga ito na may lamang mga pagkain. Ang tangkang paglabas ni Onyok sa kwartong iyon ay hindi nangyari dahil bigla na lamang pumasok ang mga armadong lalaki. Malalaki pa ang katawan. Wag! Mabilis na sigaw ni Jane nang tutukan ng barel si Onyok. Dahilan kung bakit hindi nakagalaw ang binata. Galit ang mga matang nakatitig lang ito sa butas ng barel na hawak ng lalaki. Onyok! Sigaw niya pa nang makita niyang sinimulang saktan ng tatlong lalaki ang binata habang nakatutok pa rin ang barel na hawak ng isang kasamahan ng mga ito. Pinagsusuntok ang binata at wala talaga itong kalaban-laban. Nakita niya kung paano paduguin ng mga lalaki ang mga labi ni Onyok. Tama na! Tama na! Ano ba? Malakas na sigaw niya at napapahagulgol na dahil hindi niya kayang tignan ang ginagawa ng mga lalaki sa binata. Onyok! Nakapikit na sigaw niya nang sabay-sabay na tadyakan ng mga ito si Onyok. Ano? Lalaban ka pa ha? Ngayon, mamamatay kayo sa gutom! Iyon ang sigaw ng isang lalaki. Isa pang tadyak ang ginawa nito sa likuran ng binata at lumabas na ulit ang mga ito. Onyok! Mahina at umiiyak na usal ni Jane. Onyok! Tawag niya pa rito. Nakadapa na kasi ito sa sahig at parabang hindi na humihinga. Binundol ng matinding takot at kaba ang puso niya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at nilapitan nito. Ang magagawa niya lang ay lumuhod sa harap nito at haplusin ito sa likuran. Onyok! Gumising ka! Umiiyak niyang sambit habang niyuyugyog ang binata. Pero hindi gumalaw si Onyok, kaya mas lalo lang napalakas ang iyak niya. Gising na Onyok! Diyos ko, ano ba itong nangyayari? Bakit po ba nangyayari ito? Umiiyak lang siya ng umiiyak. Nabuhayan lang siya nang marinig na napaubo ang binata. Onyok! Buhay ka! Buhay ka! Gumalaw ito. Pinilit na tumihaya, kaya sobrang nagpapasalamat siya sa Diyos. Pero mas lalo lang siyang napahagulgol na makitang may mga pasa ito sa mukha. Nakakaawang tignan. Putok ang kilay pati na ang mga labi.
Ikaw kasi eh. Bakit mo kasi sinipa ang lalaking yun? Kung hindi mo ginawa yun, hindi ka masasaktan ng ganyan. Hindi matigil sa pagbagsak ang mga luha niya. Onyok, puno ka na ng mga pasa. Anong nararamdaman mo? Kaya mo pa bang umupo? Punong-puno ng pag-aalala ang boses niya. Jane, sambit nito sa pangalan niya na naging dahilan kung bakit nakaramdam siya ng kakaiba. Isang hindi pamilyar na damdamin ang naramdaman niya. Gustong-gusto niya kapag binabanggit ni Onyok ang pangalan niya. San banda ang masakit sa'yo? Anong gagawin ko? Ayos lang ako. Habol hiningang sagot nito. Huwag kang mag-alala ha. Ayos lang ako. Napaubo pa ang binata. Bakit mo kasi ginawa yun? Baka madami silang kasamahan sa labas. Wala kang laban sa kanila. Imbes na sumagot ito at magsalita, ay inangat lang nito ang kabilang kamay. Naramdaman niya ang pagdampi ng nanlalamig nitong mga daliri sa pisngi niya para punasan ang kanyang mga luha. Huwag ka nang umiyak. Nababawasan ang kakitan mo niyan. Ikaw talaga! Nagbibiro ka pa kahit bugbog-sarado ka na! Tulungan mo ako makaupo. Tinulungan nga niya si Onyok na makaupo. Pagkatapos ay inalalayan niyang makatayo para makahiga ng maayos sa kama sa tabi nila. Ilan pang oras na dilat ang mga mata ni Jane. Nakarinig na siya ng mga nag-iingay na kuliglig sa labas. Ibig sabihin ay gabi na. Tulog na tulog na si Onyok at parang pagod na pagod. Naririnig niya rin na napapaungol ito. Masakit siguro ang katawan dahil sa ginawa ng mga lalaki rito kanina. Habang pinagmamasdan niya ang natutulog na si Onyok, ay may pumihit na naman ng seradura kaya binalot na naman ng kaba si Jane. Nang bumukas ang pinto, ay hindi na lalaking nakamask ang nakita niya. Nangunot ang noon niya dahil sa labis na pagtataka, dahil isang magandang babae ang pumasok. Matangkad ito dahil nakasuot ng mamahaling stiletto. Isang kulay puting floral dress ang suot. Nakatali ang mahabang buhok at pulang-pula ang magandang labi. Hi, Jane. Anito na ikinaawang ng labi niya. Sopistikadang naglakad papalapit sa kanya. Kilala mo ko? Nginitian siya nito ng kaitamis. Oo naman, nag-iisang kapatid ka ni Bradley eh. Kilala mo rin ang kuya ko? Jane, huwag mo siyang kausapin. Nagulat siya nang biglang magsalita si Onyok. Gising na pala ito. Kilala mo rin siya, Onyok? Wala siyang nakuhang sagot galing sa binata. Nagsumikap itong makaupo ng maayos kaya tinulungan niya na. Irina, bakit mo nagawa to? Di mo ba alam na mas lalong magagalit ang best friend ko sa'yo dahil sa ginawa mong to? Wala akong pakialam, Onyok. Si Bradley ang dahilan kung bakit ko nagawa to. Pabalik na bulyaw ng babae. Ang pangalan, Irina daw ang pangalan. Ano bang pinagsasabi niyo, Onyok? Naguguluhang tanong niya sa binatang katabi. Pero nag-iwas lang ito ng tingin. Walang planong sagutin ang tanong niya. Niloko niya ako! Hindi ko naman kayo idadamay ni Jane kung hindi siya sumama sa babaeng yon sa Cebu. Sa Cebu? Anong ginagawa ng kuya ko dun? Nasa school siya, nag-aaral. Akala mo lang yon, Jane. Pero nakipagtana na ang kapatid mo sa babaeng yon. Sinong babae? Onyok, pwede pang magpaliwanag ka? Nalilito na talaga siya. At nabibwisit na sa binata dahil wala man lang siyang paliwanag na narinig. Bigla na lang siyang dinala sa lugar na ito. Nakatali ang mga kamay na parabang isa siyang hayop. Hindi siya nakipagtanan. Umiwas lang siya at pinoprotektahan si Feliz mula sa'yo. Pwes, ipapakita ko sa inyo na hinding-hindi ako kayang takasan ni Bradley. Ipaglalaban ko ang nararamdaman ko para sa kanya. At gagawin ko ang lahat, makuha lang siya. Palayo sa babaeng yun. Nakakaawa ka, Irina. Mapaklang natawa si Onyok matapos sabihin iyon. Nang tignan niya si Irina ay halos magkulay dugo ang mga mata nito dahil sa narinig. Anong sabi mo? Galit na tanong nito. Nakakaawa ka. Pag-uulit pa ni Onyok. Pilit mong sinisiksik kay Bradley ang sarili mo. Hindi ka naman niya lalayuan kung hindi ka nagloko, di ba? Alam mong minahal ka niya, Irina. Ngayon na masaya na siya kay Feliz, manggugulo ka ng ganyan?
Dinadaan mo pa sa ganito ang lahat. Mas lalo mo lang nilalayo si Brad sa'yo. Bakit hindi mo matanggap na nawala na ang pagmamahal niya sa'yo? Nakakaawa ka kasi. Kahit alam mong wala ng pag-asa, pinipilit mo pa rin. Huwag mong ibaba ng ganyan ang pagkatao at dignidad mo bilang babae. Hindi natapos ni Onyok ang sana'y sasabihin pa nito dahil bigla na lamang dumapo ang palad ni Irina sa pisngi ng binata. Nanlaki talaga ang mga mata ni Jane sa ginawa ng babae. Sinampal lang naman nito si Onyok at dahil doon ay naramdaman niya ang pag-akyat ng init sa ulo niya. Anong karapatan nito na saktan ng binata? Wala kang karapatan para sabihin sa akin yan, Onyok. Hindi ko binaba ang dignidad ko bilang babae. Nagmamahal lang ako. Sa maling paraan. Nagmahal ka sa maling paraan, Irina. Kung talagang mahal mo si Brad, hindi ka dapat nagloko. Hindi mo dapat ginawa ang bagay na to. Kung talagang mahal mo siya. Tumigil ka na, Onyok! Basta, hindi kayo makakaalis dito hanggat walang Bradley na nagpapakita sa akin. Sa ngayon, magtiis muna kayo sa ganitong kalagayan. Dahil kahit kailan ay hindi ko isusuko ang nararamdaman ko para sa kanya. Matapos sabihin niyon ay tinalikuran sila ni Irina at tinungo ang pinto. Naiwan na naman sila ni Onyok sa loob ng tahimik na bodegang iyon. Naiwang nakatingin lang sa kawalan si Jane. Wala siyang maintindihan sa pinag-usapan ng dalawa kanina lang. Ang naiisip niya lang ay narito siya sa kalagayang ito dahil sa kuya niya. Sino ba ang Irina na yon, Onyok? Seryosong tinignan niya sa mga mata ang binata. At kailangan mong sagutin ang tanong ko dahil naguguluhan na ako dito. Naiinis na binuliwan siya. Ex-girlfriend siya ng kuya mo. Tapos? Bakit parang mapera siya? At saka wala namang pinapakilalang babae si kuya sa amin ah. At dahil sa dami ng tanong niya ay nagpaliwanag nga si Onyok. Sinabi nito na galing daw sa mayamang pamilya si Irina. Bunsong anak ito ng mag-asawang doktor ng isang pribadong ospital sa Cebu. Kilala ang pamilya nito. Scholar ng isang elite school ang kuya niya noong college dahil matalino ito. Dahil doon ay nakilala nito ang medtech student na si Irina. Nagkamabutihan ang dalawa at minahal ang isa't isa. Inabot ng 3 taon ang relasyon ng dalawa pero nabalitaan na lang daw ng kuya niya na nagloko si Irina. Kaya nakipaghiwalay ito at hindi iyon matanggap ng babae. Ginugulo nito ang buhay ng kuya niya at wala silang kaalam-alam doon. Ngayon ay may bago ng minamahal ang kuya niya. Feliz daw ang pangalan at galit na galit si Irina kay Feliz. Dahil may pera si Irina na kaya nitong ipakidnap sila ni Onyok para lang makuha ang kuya Bradley niya. Tahimik lang na nakikinig si Jane kay Onyok. Alam daw nito ang mga bagay na iyon dahil wala namang tinatago sa isa't isa ang kuya niya at ang binata. Hindi siya makapaniwala na dahil lang sa pag-ibig ay nangyari sa kanila ang bagay na ito. Napaka makapangyarihan pala ng pag-ibig. Nakakagawa ng bagay ang mga tao para lang sa pag-ibig, maliman o tama. Siya kaya, kaya niya rin bang gumawa ng ganito kung sakaling mabigo siya ng taong iniibig niya? Sa tingin niya ay hindi. Hindi siya kailanman gagawa ng mali. At hindi niya kailanman ipipilit ang sarili sa taong wala ng pag-ibig sa kanya. Ilang oras din na magitan ang katahimikan sa pagitan ni na Jane at Onyok. Para bang nawalan siya ng lakas nang malamang ang kuya Bradley niya ang dahilan kung bakit may nangyaring ganito. Hindi siya galit sa kapatid dahil hindi pa man nangangalahati ang nalaman niya tungkol dito at kay Irina at hindi niya nga kilala ang Feliz na iyon. Napagtanto niya na napakaseryoso ng kapatid niya. Maraming bagay ang hindi alam ng pamilya nila tungkol dito. Ano pa bang hindi ko alam tungkol kay Kuya, Onyok? Mahinang tanong niya sa binata sa gitna ng pananahimik nila. Ano pa bang hindi ko alam tungkol sa inyong dalawa? Hindi kasi ako makapaniwala eh. Isang simpleng binata lang ang kapatid ko na mahilig sa basketball. Tapos malalaman ko na lang na nalilink pala siya sa mga babaeng anak mayaman? Alam mo namang hindi mahilig magkwento ang kuya mo, Jane. Huwag mo na lang isipin ang mga sinabi ni Irina sa'yo kanina. Hintayin na lang natin dumating ang kuya mo. Pero bakit kailangan nakagapos tayo? Naiinis na tanong niya dito.
Bumuntong hininga na lamang si Onyok at hindi na sumagot pa. Natigil muli ang pananahimik nilang dalawa nang bumukas na naman ang pinto. May dala na namang isang tray ng pagkain ang dalawang lalaki na nakamask pa rin. Akmang tatayo na naman sana si Onyok pero pinigilan niya. Baka kasi mananakit na naman ang mga ito. Tapos sa huli ay ito pa ang bugbog sarado. Ano lang ba ang laban nito sa mga armadong lalaki na nagbabantay sa kanila dito? Hayaan mo na sila, Onyok. Isa pa, gutom na rin ako. Nahihiya niyang sambit habang nakahawak sa braso ng binata. Napalunok ito dahil sa sinabi niya. Para bang naawa sa kanya. Sige, kunin mo na yung tray na dala nila. Kailangan mong kumain. Pero Onyok, baka lasunin lang nila tayo. Natawa ang binata dahil sa sinabi niyang iyon. Hindi magagawa ni Irina yan. Sige na, kunin mo na. Sinunod niya ang sinabi ni Onyok. Lumapit siya sa mga lalaki kahit pa natatakot siya. Pero paano kami kakain? Nakatali ang mga kamay namin, oh. Inilapag ng lalaki sa sahig ang tray at hinugot nito ang susi sa loob ng bulsa. Tatanggalin namin ang pagkakatali niyo, pero wag na wag kayong kikilos na masama. Kung hindi, sasamayin kayo sa amin. Opo, hindi na po siya mananakit. Huwag niyo lang din kaming saktan. Mabilis na sagot niya. Hinugot ng kasamahan nito ang baril na nasa tagiliran kaya mabilis na lumapit siya kay Onyok at nagtago sa likuran ng binata. Itinutok nito ang baril sa kanilang dalawa habang tinatanggal ng isa pang lalaki ang pagkakatali nilang dalawa ni Onyok. Pakiramdam ni Jane ay lumaya siya sa pagkakakulong nang tulungan siya ni Onyok na matanggal ang pagkakatali niya. Napangiti siya ng malaya niyang naigagalaw ang mga kamay niya. Umupo sila doon hanggang sa makalabas ang mga lalaki. Salamat. Usal niya at hinahaplos ang mga kamay. Ganoon na lamang ang bigla ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang kinuha ni Onyok ang mga kamay niya at hinahaplos nito iyon. Namumula na. Walang emosyon itong sabi. Hindi nito alam na naghuhumerentado na ang kanyang puso sa loob dahil dumampi ang balat nito sa balat niya. Kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, sana nanatili na lang ako sa bahay ninyo kahit pa iniinis mo ko. Hindi mapigilan ni Jane ang mga pesteng naglulumikot sa loob ng tiyan niya. Para kasing alalang-alala ito sa kanya. Kumain na tayo, Onyok. Mabilis na binawi niya ang kamay dahil hindi niya talaga kaya ang paglakas ng tibok ng puso niya. Baka kasi maririnig ni Onyok. Nakakahiya. Bakit ba kasi nakakaramdam siya ng ganun? Kinuha niya ang isang tray ng pagkain sa sahig at dinala iyon sa kama kung saan nakaupo si Onyok. Pork adobo ang ulam at may sabaw rin. May kanin at isang pitsil ng tubig, plastic cups, spoon at paper plate lang ang naroon. Sinisiguro ng mga ito na wala silang hawak na magagamit nila sa pagtakas. Onyok, kain na! Niyaya niyang kumain si Onyok dahil parang wala itong planong saluhan siya. Hindi naman ako gutom, Jane. Mauna ka na. Ano ka ba? Hindi pwedeng ako lang ang kumain. Hindi naman kita aasarin, ano? Nasa ganitong sitwasyon na nga tayo tapos magbabangayan pa tayo. Basta, kakain ka. Sabay na tayo. Pagkatapos niyang lagyan ng pagkain ng plato niya, ay nilagyan niya rin ang para kay Onyok. Natigilan pa siya ng maisip na parang mag-asawa silang dalawa at inaalagaan niya ito. Kaagad niyang sinaway ang sarili sa isiping iyon. Kung ano-ano na lang itong mga naiisip niya. Pinapakain niya lang itong best friend ng kuya niya dahil kanina pa sila naroon sa silid na iyon, kaya alam niyang gutom na rin ito. Hindi naman ito umangal pa na pinilit niya pa itong sumubo ng pagkain. Sabay silang kumain at naubos nila ang mga pagkain na nasa tray. Nakaramdam siya ng kaginhawaan dahil ngayon ay may laman na ang tiyan niya. Napansin niya na hindi maganang kumain si Onyo kanina, samantalang hindi ito tumitigil hanggat hindi nauubos ang mga pagkain sa kusina nila sa bahay. Siguro ay pinoproblema nito ang sitwasyon nilang dalawa. Pero pagkalipas ng halos isang oras, matapos nilang kumain ay biglang nakaramdam ng kakaibang init sa katawan si Jane. Hindi siya mapakali. Sobrang init na parang gusto niya nalang maghubad. Jane, bakit? Ramdam niya ang pag-aalala sa boses ni Onyok nang tawagin siya nito. Onyok, bakit ang init?
Gabi na at nilalamig pa nga siya kanina dahil manipis na blouse ang suot niya. Pero bakit bigla na lang siyang nainitan? Baka busog ka lang. Halika, maupo ka muna dito. Hindi! Naiinis na sagot niya kasi naghalo na ang nararamdaman niya. Naiinitan at nilalamig na siya na hindi niya maintindihan. Napasulyap siya kay Onyok na ngayon ay nakatiimbagang na parabang nagagalit. Parang tumatagos na sa pader ang matalim nitong mga mata. Tumayo ito at parang hindi na rin mapakali. Matulog ka na lang, Jane. Anito at umupo na sa sahig. Isinandal sa pader ang ulo na parabang pagod na pagod. Onyok, nilalamig ako. Ano bang nangyayari sa akin? Mangiyak-ngiyak niyang tanong. Nilalamig na kasi talaga siya, pero naiinitan din. Nangangatal pa ang lalamunan niya. Hindi ko na kaya. Mahinang bulong niya. Akmang huhuba rin niya na sana ang blouse na suot, pero mabilis na nakalapit si Onyok sa kanya at pinigilan siya. Jane, ano ba? Matalim ang tingin nito sa kanya. Hindi gusto ang plano niyang paghubad. Onyok, mainit! At saka nilalamig din ako. Hayaan mong hubarin ko ang damit ko. Alam ko kung anong nararamdaman mo ngayon. Dahil pareho lang tayo. Nilagyan ng mga gagong yon ng droga ang tubig na iniinom natin kanina. Kaya pakiusap. Labanan mo ang init, Jane. Please. Hindi kita maintindihan. Wala sa sariling usal niya at napatingin sa mapupungay ng mga mata ni Onyok na alam niyang sumasalamin din sa kanya. Bakit pa kasi hinayaan pa kitang kainin ang hinatid ng mga punyetang yun? Gusto ko lang naman na makakain ka. Ni hindi ko naisip na baka gawin nila ang bagay na to. Sige na, bitawan mo na ang damit mo. Huwag kang maghuhubad, ha? Onyok, huwag mo akong pigilan! Itinulak niya ito papalayo sa kanya. Pakiramdam ni Jane ay parang unti-unti siyang nawawala sa katinuan. Hindi niya maintindihan ang nararamdaman. Mabilis na tinanggal niya sa katawan ang kanyang blouse. Nang tuluyan niyang hinubad iyon, ay nakita niyang napapikit na lang si Onyok at tinalikuran siya. Hindi yata gustong makita ang katawan niya. Kahit nasa ganoong sitwasyon na siya, na hindi niya na alam kung ano ang nangyayari sa kanya, ay nakaramdam pa rin siya ng tuwa sa respetong pinapakita ng binata. Jane, lalo pa siyang naguluhan nang muling binanggit ni Onyok ang pangalan niya. Kakaibang kiliti ang naramdaman niya sa tagiliran. Napasinghap siya nang bigla na lang ding naghubad ng damit si Onyok. Kagaya niya ay parang sobrang naiinitan na rin. Anong droga ba kasi ang inilagay sa tubig na iniinom nila kanina? Bakit sila nagkakaganito? Napalunok si Jane nang ilan pang mga sandali ay bumungad sa kanya ang matipunong pangitaas ni Onyok. Napakabrusko ng katawan nito dahil alagang-alaga sa workout. Palagi niya namang nakikita na topless ang binata, pero ngayon lang siya nakaramdam ng pagnanasa. Oo, inaamin niya na binabalot na siya ng makamundong pagnanasa sa mga sandaling ito. Patunay ang kakaibang init at lamig na nararamdaman niya ngayon, at kakaibang sensasyon pa ang sumisigid sa kaibuturan niya. Kung normal lang ba iyon o dahil sa droga ay hindi niya alam. Naniyakap na siya mula sa likuran ni Onyok. Nakaramdam siya ng panandali ang kaginhawaan nang magdikit ang kanilang mga balat. Napakasarap sa pakiramdam. Jane. Marahang inalis ni Onyok ang mga kamay niyang nakayakap sa matigas at flat nitong tiyan. Hinarap siya ng binata at lalo pa siyang nawala sa sarili nang makita ang mapula nitong labi. Huwag mo akong hawakan. Hindi ko alam kung ilang oras na mananatili ang droga sa katawan natin. Kaya please, pigilan mo ang sarili mong lumapit sa akin. Nawawala na ako sa huwisyo, Jane. Pero pinipilit kong labanan para sa'yo. Pero Onyok, gusto ko ang init ng katawan mo. Huwag mo naman akong pagbawalang lumapit sa'yo. Gusto niya na lang maiyak habang sinasabi iyon. Nakakahiya itong mga pinagsasabi niya. Pero hindi niya nga kayang pigilan ang sarili. Jane, pinoprotektahan lang kita laban sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magtimpi. Nakikiusap ang mga mata nito. Pero talagang nawawala na sa sarili si Jane. Hindi niya na talaga mapigilan ang nag-aalab na init na lumukob sa buong katawan niya. Yakap lang naman eh. Onyok, please. Sobrang nilalamig na ako. Naiinitan na ako na hindi ko maintindihan.
Pakiramdam niya ay malaking kabiguan para sa kanya kapag hindi pinagbigyan ni Onyok ang munting hiling niyang iyon. Nakatitig lang ito sa mga mata niya. Kaya sinunggaban niya na ang pagkakataong iyon na nakaharap ito sa kanya. Niyakap niya ito ng napakahigpit. Napangiti siya dahil wala namang ginawa si Onyok para ipagtabuyan siya. Yumakap din ito pabalik. Pero mas lalong nabaliw sa mga sandaling iyon si Jane nang maramdaman sa may bandang tiyan niya ang matigas na bagay sa ilalim ng puson ni Onyok. Gusto niyang dumampi din iyon sa balat niya, sa loob niya. Hindi niya kayang labanan ang pagnanasa. Gusto niyang halikan si Onyok. Sandali siyang bumitaw sa yakapan nilang dalawa ni Onyok. Magiging kalabisan ba kung hihiling siya ng halik dito? Makahulugang tinignan niya sa mga mata si Onyok, pero umiling lang ito. Baka pagsisihan mo, Jane. Kaya nga sinasabi kong labanan mo ang droga sa katawan mo. Nakikiusap nitong sabi. Hindi ko kaya, Onyok. Tuluyang bumagsak ang mga luhang kanina niya pa pinipigilan. Ayaw ko nitong mga pinagsasabi ko. Nahihiya akong lumapit at yumakap sa'yo. Pero gustong gusto ka ng katawan ko. Nakakabaliw man, pero gusto kong hawakan mo ko. Haplusin at halikan. Kahit ngayon lang, Onyok, pagbigyan mo na ako. Hindi pa man siya natapos sa pagsasalita ay walang paalam na inangkin na ni Onyok ang mga labi niya. Hinahalikan siya nito sa marahas na paraan na parabang uhaw na uhaw itong mahalikan siya. Paulit-ulit na sinisip-sip ang ibabang labi niya. Unang halik, iyon ang kanyang unang halik at si Onyok pa ang unang lalaki na umangkin sa kanyang mga labi. Kahit sarap pala sa pakiramdam ang mahalikan. Para siyang dinuduyan. Mas lalong bumilis ang tibok ng puso ni Jane nang gumapang na mula sa bewang niya ang mga palad ni Onyok, paakyat sa tiyan niya. Maya-maya pa ay natagpuan na nito ang dibdib niya at nakakaliyong sensasyon ang bumalot sa buong sistema niya. Dahil sa drogang sinasabi ni Onyok na may kakaibang init na hatid sa katawan niya, ay panandali ang nawala sa sarili si Jane. Pero kahit ganoon na medyo wala siya sa tamang pag-iisip, alam niya na sa gabing iyon ay hinayaan niya ang sariling magpalamon sa makamundong pagnanasa. Dahil sa drogang iyon ay ibinigay niya ang sarili kay Onyok. Ibinigay niya ang bagay na pinakaiingat-ingatan niya. Nang gabing iyon ay ilang beses siyang nagpaangkin kay Onyok. Sorry, Jane. Mahinang bulong ni Onyok sa ibabaw ng ulo niya habang hinahaplos nito ang braso niya. Pareho silang walang saplot sa ilalim ng manipis na kumot sa kamang iyon. Magkadikit pa rin ang kanilang mga balat. Inaantok na siya pero gusto niya pang makausap ang binata. Ngayong naramdaman niyang unti-unti nang nawawala sa katawan niya ang epekto ng droga, ay nakakaramdam na siya ng hiya dahil sa ginawa nila kanina lang. Pero yakap siya ni Onyok at ayaw niyang lumayo rito. Bakit ka nagsasorry? Ayaw mo ba sa ginawa natin kanina? Nagsisisi ka ba? Hindi. Mabilis nitong sagot. Hindi ko kailanman pinagsisisihan ang nangyari sa atin, Jane. Pero diba, nangako ka sa kuya mo na hindi ka magbo-boyfriend dahil may iniingatan kang bagay na para lang sa lalaking mapapangasawa mo. Ngayong gabi, sinira ko ang pangako mo kay Brad. Onyok, hindi rin naman ako nagsisisi. Nangyari ang bagay na to sa hindi inaasahang pagkakataon. Ano na lang ang gagawin natin ngayon? Tiningala niya ito. Sinalubong ng malungkot itong mga mata ang tingin niya. Pananagutan kita. Kapag nakalabas tayo rito, hihingin ko kaagad kina Tita Shelly at Tito Elmo ang kamay mo. Ibig sabihin ba niyan, aasawahin mo na ako? Ganun na nga. Pero Onyok, hindi pa ako nakakapasa sa LAT exam. Baka pwedeng huwag muna tayong magpakasal? Mahinang natawa ito sa sinabi niya. Kung iyon ang gusto mo, basta ayaw ko lang na may ibang lalaki pang lalapit sa'yo. Akin ka na ngayon, okay? Napangiti siya nang maramdaman sa boses nito ang pagiging possessive. Kinikilig siya. Pero hindi naman natin gusto ang isa't isa. Kaya bakit mo ko pananagutan? Payag naman ako na manatiling sekreto ang nangyari sa atin, Onyok. Ayokong maging sekreto ang tungkol sa atin, Jane. Ikaw lang ang may sabing wala akong gusto sa'yo. Kahit lahat ng taong nakapaligid sa atin,
Alam nila na gustong gusto kita. Ano? Namilog ang mga mata ni Jane. Gusto mo ko? Hindi ka agad ito nakasagot. Akala mo lang na nakikipagbangayan lang ako sa'yo dahil hilig ko ang asarin ka. Pero sa totoo lang, ginagawa ko lang yon para mas mapalapit ako sa'yo nang hindi mo nahahalata ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Matagal ko nang pinipigilan ang sarili ko na umamin sa'yo dahil nire-respeto ko ang kuya mo. Onyok, totoo ba yan? Hindi makapaniwalang tanong niya. Tanging halik lang sa ulo ang sagot na natanggap niya. Ramdam niya sa halik na iyon ang pagmamahal. Onyok, sumagot ka! Gusto kita, Jane. Gustong gusto. Pag nakaalis tayo rito, lalakasan ko ang loob ko na umamin sa kuya mo. Kung may pag-asa lang ako sa'yo, hinding-hindi ko na itatago sa pamilya mo ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Papayagan mo ba akong ligawan ka? Napangiti siya. Paano pa ako hihindi? E naangkin mo na ako. Kasi hindi ko na rin itatago ang nararamdaman ko sa'yo ngayong umamin ka na. Nagugustuhan ko kapag pinipikon mo ko at kinukurot sa pisngi. Ayoko nakikipag-usap ka sa ibang babae. Hindi ako natutuwa. Natawa itong muli sa sinabi niya. Selosa pala tong baby ko. Baby? Kinikilig na tanong niya. Oo, baby. Magmula ngayon, baby na kita. At dahil ayaw mo nakikipag-usap ako sa ibang babae, sige, hindi ko na gagawin. Si Mommy, si Tita Shelly, at ikaw na lang ang babae ngingitian ko. Talaga? Talaga. Mabilis itong sagot at pinanggigilan siyang halikan sa pisngi, kaya mas lalo siyang kinilig. Nang sabihin niya sa binata na inaantok na talaga siya, ay ito na ang nagbihis sa kanya. Nang gabing iyon, ay payapang nakatulog siya sa mainit na yakap ni Onyok. Nagising na lang sila kinaumagahan dahil sa sunod-sunod at malalakas na putukan mula sa labas ng kwarto kung nasaan sila. Napabalikwas sila ng bangon nang pabalyang binuksan ang pinto ng bodegang iyon. Pulis! Mga pulis ang dumating at inaalis sila sa lugar na iyon kahit pa naglilipara na ang mga bala sa paligid nila. Binalot man ng matinding takot ang buong sistema ni Jane, pero nakayanan niyang tumakbo habang magkahawak kamay sila ni Onyok palayo sa mataas at lumang building kung saan sila dinala ng mga kidnappers. Diyos ko, anak! Jane! Onyok! Mabuti na lang at ligtas kayo! Humahagulgol ang nanay niya habang yakap-yakap siya nito. Nasa loob na sila ng van nila Onyok. Nakalayo na sila sa lumang building at ngayon ay tinatahak na nila ang daan patungo sa mga bahay nila. Napapagitnaan sila ni Onyok ng mga magulang nila, habang ang mga tatay nila ay parehong nasa front seat ng sasakyan. Tumulong pala ang dalawa sa pag-rescue sa kanila. Anong ginawa nila sa inyo mga anak? Sinaktan ba nila kayo? Nagkatinginan sila ni Onyok. Gusto niya sana itong ngitian, pero ayaw niyang mapansin ng mga magulang nila na may nagbago na sa kanilang dalawa. Ayos lang kami, nanay. Si Onyok lang ang sinaktan nila. Ay, ang anak ko! Sinaktan nila ang big boy ko! Napangiwi siya sa malakas na hagulgol na iyon ng mommy ni Onyok. Mommy naman! Nahihiyang sambit ng binata na ikinangiti niya. Nahihiya na yata natawagin itong big boy. Sobrang binibaby kasi ito ng Tita Andrea niya. Wala pang ilang minuto ay narating kaagad nila ang bahay nila. Nagpaalam ang mga magulang ni Onyok na dadalhin muna sa center ang binata para ipagamot ang mga pasa nito sa katawan. Gusto niya sana itong samahan, kaso nga baka makahalata ang mga magulang nila. Tsaka na siya magiging sweet kay Onyok sa harap ng mga ito kapag sabay na silang umamin. Napag-usapan na rin nila na tsaka nila aaminin kapag talagang maayos na ang lahat. Dumiretso kaagad sa banyo si Jane nang makarating na sa bahay nila. Matapos niyang makaligo ay nalaki na lang ang mga mata niya nang maabutan na sa salas ang Kuya Bradley niya at ang tatay niya na masinsinang nag-uusap. Ang mas ikinagulat niya ay dahil may isinamang magandang babae ang kuya niya. Makinis ang balat nito at simpleng baby pink na dress ang suot. Mahaba rin ang tuwid nitong buhok. Hindi na niya masyadong pinasadahan ng tingin ang magandang babae dahil sabik na siyang mayakap ang kanyang Kuya Bradley. Kuya! Malakas na tili ni Jane at tumakbo papalapit sa kapatid. Sinalubong siya nito ng mahigpit na yakap. Ngayong yakap niya na ang kapatid
Pakiramdam niya ay ligtas na ligtas na siya at ligtas din ang kuya niya kaya kaginhawaan ang bumalot sa kanya. Pasensya ka na ha, nadamay ka pa. Mahinang sabi ng kuya niya nang humiwalay siya sa yakapan nilang dalawa. Hindi na mauulit yun, pangako. Hinaplos nito ang buhok niya. Tinignan siya ng may buong pagmamahal. Kuya, sobrang nag-alala ako sa'yo. Mabuti nga at hindi ka na pumunta kung saan kami dinala ni Onyok. Alam mo ba na sinakta nila si Onyok? Bugbog sarado siya sa mga tauhan nung Irina, kuya. Alam ko. Napapikit na tumango ang kuya niya. Sa ginawa nitong iyon ay mas lalo lang nadipina ang kagwapuhan ng kapatid. Pangako, hindi ko na siya hahayaang makalapit pa sa atin. Nakakulong na siya kasama ang mga tauhan niya. Pero alam kong makakagawa din siya ng paraan para makalabas. Kaya nga doble ingat na tayo ngayon. Pinag-uusapan namin ni tatay ngayon na babalik muna tayo sa probinsya. Sa probinsya? Ibig sabihin ay sa Masbate ulit tayo titira, kuya? Tumango ang kuya niya. Maya-maya pa ay sinulyapan niya ng tingin ang babaeng nasa likodan nito. Nginitian siya ng babae na sa tingin niya ay kaedad lang ng kuya niya. Siguro ay mga 3 taon lang din ang tanda sa kanya. Sino siya, kuya? Siya si Feliz. Ginagap ito ang palad ng babae. Nakilala na siya ni tatay at nanay kagabi, bago pa namin makausap ang mga pulis na nag-rescue sa inyo. Nginitian ng kuya niya ang babae. Nakaramdam siya ng kilig para sa dalawa. Bagay na bagay ang mga ito. Love, siya si Jane, ang prinsesa namin dito sa bahay. Hi Jane, nice meeting you. Inabot ito ang kamay sa kanya at nakipagkamay naman siya sa girlfriend ng kuya niya. Hello Ate Feliz! Nakipagbeso siya sa dalaga. I'm sorry for what happened, Jane. Isa ako sa dahilan kung bakit nangyari sa inyo ni Onyok ang bagay na to. Malungkot na ginagap nito ang palad niya. Sa pagkakataong iyon ay napakasaya ni Jane. Mukha kasing mabait si Ate Feliz. Kung magkakasundo sila, siguradong magkakaroon na siya ng ate na matagal niya nang pinapangarap. Hindi na kasi binayayaan ng 3rd anak ang nanay at tatay niya. Sandali pa silang nagkwentuhan nang magpaalam ang tatay niya na may pupuntahan muna. Samahan na kita, tay? Tanong ng kuya niya. Hindi na anak. Usapan nito ng mga matatanda. Tsaka na lang kayo sumama kapag araw na ng pamamanhikan. Pamamanhikan? Putol niya sa tatay niya. Sino mag-aasawa, tatay? Hindi muna nakasagot ang tatay niya at napatingin sa ibang direksyon. Napakamot pa sa ulo na parabang may malaki itong problema. Si Onyok, nabuntis niya ang anak ng isang kagawa dito sa barangay natin. Katahimikan. Katahimikan ang namayani matapos iyong sabihin ng kanyang tatay Elmo. Literal na tumigil panandalian ang pag-inog ng mundo ni Jane. Umawang ang bibig niya at masakit na tumibok ang kanyang puso. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Hinding-hindi kayang paniwalaan ng sistema niya ang mga bagay na iyon. Si Onyok? Nakabuntis? Diyos ko! Piping bulalas ni Jane. Para siyang mahihilo na parang mahihimatay. Pero hindi niya pwedeng ipahalata sa mga kaharap ang totoong nararamdaman. Nang tawagin na sila ng nanay niya na kakain na raw ay sinabi ni Jane na mamaya na siya kakain at matutulog muna. Nagsinungaling siya na inaantok siya. Pero ang totoo ay sa loob ng kwarto niya ibinuhos ang lahat ng luha at sakit. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, pakiramdam niya ay pinagsakluban siya ng langit at lupa. Hindi matanggap ng sistema niya ang nabalitaan galing sa ama. Nakabuntis ang lalaking unti-unti niya nang minamahal. Ang lalaking unang umangkin ng lahat-lahat sa kanya. Umiyak nang umiyak si Jane hanggang sa makatulog. Nagising na lang siya nang marinig ang malakas na sigawan mula sa labas. Tol, pakiusap! Papasukin mo ko! Kakausapin ko lang si Jane! Mag-uusap lang kami! Boses iyon ni Onyok. Hindi ka na makikipag-usap sa kapatid ko. Sinira mo ang tiwala ko sa'yo. Ngayong inamin mong may nangyari sa inyo ni Jane, sinira mo lang usapan natin at saka mo na papormahan ang kapatid ko kapag maayos ng lahat. Pero nakabuntis ka lang pala! Umalis ka dito! Kuya? Tawag niya sa kapatid nang mabilis na nakalabas siya sa kwarto niya. Nakaabang sa pinto ang kuya niya at ayaw papasukin si Onyok. Jane, hindi ko siya nabuntis.
Maniwala ka sa akin! Pagmamakaawa ni Onyok, nangungusap ang mga matang nakatingin sa kanya. Akala niya ay hindi na siya iiyak dahil binuhos niya na ang lahat kagabi sa loob ng kwarto niya. Pero nagbabagsakan na naman ang mga luha niya ngayon. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa'yo, Onyok. Sa dami ng babaeng lumalapit sa'yo, siguradong hindi lang isang... Hindi niya na natuloy pa ang sasabihin dahil mabilis na nakalapit si Onyok sa kanya. Hindi na napigilan ng kuya niya. Jane, maniwala ka. Isang beses lang na may nangyari sa amin ng babaeng yon. At gumagamit ako ng condom, Jane. Promise. Please, maniwala ka naman sa akin. Niyakap siya nito ng napakahigpit. Gustong gusto kita. Buong buhay ko wala akong ginawa kung hindi ang magpapansin sa'yo. Mahal na mahal kita. Lalo pa ngayon na may nangyari na sa ating dalawa. Pakiusap, huwag mong gawin sa akin to. Mas lalong naiyak si Jane dahil nagsibagsakan na rin ang mga luha ni Onyok. Pero itinulak lang ito palayo ng kuya niya. Marahas na hinila pa siya ng kuya Bradley niya, patago sa likuran nito. Hindi maaapektuhan ang pagkakaibigan natin dahil sa nangyaring to. Seryosong sabi ng kanyang kuya Bradley. Pero hanggat hindi ka nakakakuha ng maternity test at hindi yun nag-negative, hindi mo muna pwedeng lapitan ang kapatid ko. Matapos ang tagpong iyon, ay umuwing luhaan ang lalaking mahal niya. Parang pinupunit ang puso ni Jane habang pinagmamasdan ang paglayo nito sa kanya. Ang paglipas ng mga araw ay tila ba napakatagal para sa kanya. Parang taon na ang lumipas magmula noong huli silang nagkita ni Onyok. Hindi pa daw kasi pwede sa test ang babaeng nabuntis nito. At sa loob ng isang buwan ay sobrang malungkot si Jane. Nakikita niyang dumadaan si Onyok sa bahay nila at hinihintay siyang lumabas. Pero ayaw siyang palabasin ng kuya niya at naiintindihan niyang hinahanda lang siya nito sa magiging resulta ng lahat. Baka raw kasi mag-positive ang maternity test at anak talaga ni Onyok ang daladala ng babaeng iyon. Mas lalo lang siyang masasaktan. Hanggang sa nagising nilang isang umaga si Jane dahil sa sunod-sunod na katok sa pinto ng kwarto niya. Jane! Jane! Baby, buksan mo to! Onyok? Napamulat siya sa labis na pagkagulat. Dali-daling binuksan niya ang pinto at napatili na lamang siya nang bigla siyang buhatin ni Onyok. Inikot pa siya nito na parabang ang saya-saya nito, kaya malakas na napabungisngis siya. Nang maibaba siya ng binata, ay niyakap siya nito ng napakahigpit. Onyok, bakit? Naiiyak niyang tanong. Baby, negative! Negative ang test! Hindi ako nakabuntis sa kanya! Namimilog ang mga mata nito sa tuwa. Ha? Totoo ba yan, Onyok? Oo naman, hindi ako kailanman magsisinungaling sa'yo. Hinugot nito ang isang papel na nakatupi sa bulsa ng leather jacket nito. Ipinakita ni Onyok sa kanya ang resulta ng maternity test at 99.9% na negative ang result niyon. Hindi siya makapaniwala sa nababasa. Malaya ang Onyok niya. Kanyang-kanya na si Onyok ngayon. Ibig sabihin yan, pwede na ulit tayong magkita? Pwede mo na akong ligawan? Oo naman, kahit ngayon na, papakasalan agad kita. Sinapo ng dalawang palad ito ang maliit niyang palad at pinanggigilan siyang halikan sa labi na parabang sabik na sabik sa kanya. Ano ka ba? Kailangan mo munang mag-exam ano? Para mabuhay mo naman ang mga future baby natin? Natawa si Onyok sa sinabi niya. Gusto mo na agad ng baby? Nangingislap ang mga matang tanong nito sa kanya. Pep! Anong baby ang pinag-uusapan niyo dyan, ha? Hindi ka pa nga nang liligaw eh. Sumulpot ang kuya niya na galing sa banyo. Pwede na tol, negative ang result. Pagmamayabang pa ni Onyok, ibinalandra pa sa mukha ng kuya niya ang result ng maternity test. Siguraduhin mo lang, kung hindi, gugulpahin talaga kita. Nagyakapan pa ang kuya niya at si Onyok. Ingatan mo ang kapatid ko. Nandito ako nakabantay palagi sa mga kilos mo. Mahal na mahal ko yan. Mahal na mahal ko din si Jane Tol. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikasisira ko sa'yo at sa mga magulang niyo. Tinapik ng kuya niya ang balikat ni Onyok. Iniwan sila nito kaya napunta na naman sa kanya ang buo nitong atensyon. Niyakap ulit siya ng napakahigpit. Nang mga sandaling iyon ay nakontento si Jane sa yakapan nila ni Onyok.
Dumating din ang nanay at tatay niya at pumayag na ligawan siya ni Onyok. Matapos iyon ay dinala din siya ni Onyok sa bahay ng mga ito at nagtatalon ang tita Andrea niya sa sobrang tuwa dahil sa wakas ay umamin na raw ang big boy nito. Napagtanto ni Jane na ang lalaking nang-aasar sa kanya noon ay iyon din pala ang lalaking makakatuluyan niya. May pasumpa-sumpa pa siyang nalalaman na kahit ito na lang ang nag-iisang lalaki sa mundo ay hindi niya papatulan. Pero sa huli ay hulog na hulog pala siya rito. Pareho silang natalo ni Onyok sa pustahan nila dahil pareho na nilang mahal ang isa't isa ngayon. Wakas! Maraming maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta sa Inday Series. Dahil dyan, shout out to Michelle Dagdag, Nelia Iscleto from Imus, Cavite, Merly Limon from Athens, Greece, and Anita Hernando from Athens, Greece again! Mag-comment lang down below kung may mga suggestions kayo ng mga istorya o mga plot ng story na gusto ninyong marinig. Hanggang sa muli!